Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RHTV. Lalo na sa mga kasamahan nating alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Kapag sumapit na ang buwan ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang buwan ng wikang pambansa. Binuo noong 1997 sa bisa ng proklamasyon bilang 1041, ginugunita at kinikilala ng pagdiriwang na ito ang kahalagahan ng isang katutubong wika bilang mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, unawaan, pagkakaisa at pambansang kaunlaran. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino ang siyang punong abala tuwing sasapit ang selebrasyon ng Buwan ng Wika. At para sa taong ito, itinakda ng Komisyon ng temang Wikang Katutubo tungo sa isang bansang Filipino bilang tugon sa proklamasyon ng UNESCO na gawing pandaigdigan taon ng mga katutubong wika ang taong 2019. Alamin natin kung ano ang mga kaganapang inihanda ng Komisyon sa Wikang Pilipino para sa buong buwan ng Agosto, kasama ang ating pambansang alagad ng sining para sa panitikan at tagapangulo ng KWF na si Dr. Virgilio S. Almario. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Itinatag noong 1936, ang Komisyon sa Wikang Filipino ang tanging ahensyang pangwika ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas. Layunin nito ang itaguyod ang patuloy na pagunlad at paggamit ng Filipino bilang wikang pambansa, habang pinapangalagaan ang mga wikang katutubo ng Pilipinas tungo sa pagkakaunawaan, pagkakaisa at kaunlaran ng sambayanan. Tuwing Agosto, ang komisyon din ang nangunguna sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa, pangunahing layunin ng pagdiriwang na maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Filipino ukol sa halaga ng multilingualismo sa paglikha ng isang bansang Filipino na may pagkakaunawaan. Bukod dito, nais ding mapangalagaan ng komisyon ang mga karapatang pangwika ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakarang magbibigay ng seguridad laban sa mga diskriminasyong pangwika. At maipakilala sa mga mamamayang Filipino ang Komisyon sa Wikang Filipino bilang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga katutubong wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programa nito. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang pambansang alagad ng sining sa panitikan, Dr. Virgilio Almario. Magandang hapon po, Sir Rio, and welcome back to Art magandang, to Art. Magandang hapon din sa iyo at maligayang bati. Napakahusay ng inyong introduction. Naku, alam niyo po, Sir Rio, lagi akong kinakabahan pag kayo ang guest ko dito sa Art naman? To Art. Kasi medyo na-challenge po talaga yung aking pagpananagalog po. Filipino. Pero ang Filipino or Filipino, Pilipino or Filipino, lagi po akong naguguluhan dito. Yung mga Tagalog pa ang sinasabi. Well, ang ating pambansang wika ngayon ay tinatawag na Filipino. Filipino, F po. Yun ang nakalagay sa ating constitution ng 1987. Okay. Iba ito sa Pilipino na ipinroclaim ng pangalan ng national language natin noong 1950s. Ano ang pagkakaiba? Ano po? Basically, magkamukha sila dahil ang kanilang core language, yung kanilang tinatawag na batayan ay Tagalog. Yung kasi ang sinabi ng noong 1935 sa constitution natin nung panahon ng Commonwealth, sinabi na
magkakaroon tayo ng isang pambansang wika batay sa isa sa mga katutubong wika ng Pilipinas. Mm-hmm. At napili na maging batayan mm-hmm. ay ang Tagalog. Mm-hmm. Kaya magmula noong 1936, yung batayang wika na Tagalog mm-hmm. ay inumpisang i-develop, palaganapin, mm-hmm. gamitin sa pagtuturo. Mm-hmm. Kaya noong 1950s, mm-hmm. nagkaroon ng proklamasyon si Education Secretary Romero mm-hmm. na magmula noon ay tawagin ng Pilipino mm-hmm. ang pambansang wika. So 1950s pa po? 1950s yun. Okay. Pero noong 1960s, nagkaroon ng mga pagbabago-bago, nagkaroon ng mga kontrobersya, mm-hmm. merong mga tao na nagsasabi na gusto nila ang wikang pambansa ay hindi batay lamang sa Tagalog, mm-hmm. kundi magkaroon ng amalgamation ng mga native languages mm-hmm. para mabuo ang isa pang wika. Mm-hmm. At ang gusto nilang itawag dun sa wikang yon para maiba sa Pilipino ay Filipino. Filipino. Kaya noong mm-hmm. 1972, mm-hmm. dun sa constitution na pinagawa ni President Marcos, mm-hmm. nakalagay doon na magdi-develop ng isang pambansang wika na ang tawag ay Filipino. Mm-hmm. Mm-hmm. At yun naman ang idiniklara noong 1987 na wikang pambansa natin. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Ngayon, meron ngang nagtataka kung paanong naiba yung Pilipino sa Filipino. Mm-hmm. Ako, ang aking palagay, ang Filipino ay naiiba sa Pilipino mm-hmm. dahil bukod sa spelling na F mm-hmm. at saka P, uh-huh. Marami ng katangian o elemento ang Filipino ngayon mm-hmm. na hindi na Tagalog. Mm. Okay? Unang-una, binago natin ang ating alphabet. Mm-hmm. Yung ating alphabet na dati ay Tagalog mm-hmm. ay abakada mm-hmm. na yun ay may 20 letters. Mm-hmm. Wala pong F. O walang F, mm-hmm. kaya naging pilate mm-hmm. ang panahon na yun. Mm-hmm. Pero ngayon, meron tayong bagong alphabet magmula pa noong 1987 mm-hmm. na may 28 titik mm-hmm. letters. Mm-hmm. Kasama na dyan yung F. Kasama na yung F. Lumilitaw mm-hmm. kasi na kaya dinagdagan ang letters ng ating alphabet mm-hmm. ay para ibukas ang ating wika mm-hmm. sa mga tunog, sa mga sounds mm-hmm. na wala sa Tagalog. Mm-hmm. So ngayon, halimbawa, ang F. Mm-hmm. Ang F ay hindi naman tunog na galing lamang sa Espanyol o kaya sa English. Mm-hmm. Marami tayong wika sa Pilipinas na may F. Mm-hmm. Katunayan, meron pa tayong isang wika, yung yung nawala sa utak kong bilang kasama ng Tibuli. Mm-hmm. Sa Tibuli ay ang dami nilang F mm-hmm. sa kanilang salita. Mm-hmm. At meron sila isang kapatid na wika na walang P. Mm-hmm. Lahat ay F. Mm-hmm. Kita nyo na? Mm-hmm. Kaya yung mga katangiang yan ay lumilitaw dahil ngayon sa ating pagiging conscious mm-hmm. na dapat talaga yung ating wikang pambansa para maging tunay na pambansa mm-hmm. ay magdagdag ng mga katangian mm-hmm. na wala sa Tagalog, mm-hmm. wala rin sa Ilocano mm-hmm. o wala sa mga major languages. Yes. Oh. Yung kasi mga major languages natin, nakakatawa, sila yung walang F lahat eh. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. kaya tama lang sa kanila yung lahat, mm-hmm. yung 20 letters ng abakada. Mm-hmm. Pero ngayon ay kinukonsider natin ang lahat ng ating
native languages. Mm-hmm. Maraming magagandang katangian ang ating mga native languages na mainam i-consider sa development ng national language. Mm-hmm. Yun nga yung mga sounds. Mm-hmm. May J ang Tausog, may J ang Maranao, ang mga languages ng Cordillera, may V, may Z. So, yung mga sounds na dati ay hindi natin nadidinig kung patutunugin natin at gagamitin yung mga wikang katutubo, ay maririnig natin lahat. Meron pang isang katangian ang mahigit 50 wika natin sa Pilipinas na wala sa Tagalog. Ano po yun? Yung swa sound. Tinatawag na pepet sa bahasa. Dahil walang swa sound sa Tagalog, hindi yun na i-consider bilang katangian ng ating mga wika. Ngayon, sa Filipino, kasama sa itinuturo natin yung pag-consider sa swa sound. Kaya ngayong Maranao, hindi yun Maranao. Hindi rin yun Meranao, kundi Marunao. Yung swa. Mahirap sabihin ang hindi sanay sa pagbigkas ng swa, pero mahalaga na i-consider natin kasi ang nangyayari dahil walang pagtuturo tungkol sa swa sound, ang ginagawa ng mga tao, kinukonvert yung swa sound into the sound of A, or the sound of E, the sound of U. Kaya, hindi tunay. Nagagamit yung mga letters na hindi siyang tunay na kumakatawan sa sound na swa. Pero ngayon, yun nga, bahagi na ng ating nais ipaturo. Pagka tinuturo ang tinatawag nating national orthography, pambansang ortografiya, bahagi na yun sa itinuturo. Bahagi na rin sa itinuturo yung mga paggamit ng letters na may sound sa iba-iba nating wika. Halimbawa, sa Tausug, may J sila, kaya yung tawag nila sa halaman, Jambalan. Yung mga ganon. Sa Ivatan, may V sila. Kaya Ivatan eh. Halimbawa, yung sinusuot nila na pantakip sa kanilang katawan pagka mainit o umulan, Vakul ang tawag doon. May V. Yung mga ganong bagay. So, sa pamagitan lamang ng orthography, masasabi nating ibang-iba ang Filipino sa Filipino. At ito po ba ay isa sa mga tungkulin ngayon ng Komisyon ng Wikang Filipino? Yeah, ang tungkulin namin unang-una ay pangalagaan ang pag-develop ng national language. Ngunit tungkulin din namin ang pag-develop sa lahat ng mga katutubong languages. And we have 131 languages. 131 po. Okay. Kaya napakalaking trabaho. Ngunit, isesegue ko na sa ngayon ngang taong to dahil sinabi na ninyo na ipinagdiriwang natin ang International Year of Indigenous Languages. Yun ang national ang deklarasyon ng UNESCO. Nung pang nakaraang mga taon, nag-umpisa na kami ng programa para sa mga native languages. Ang inuna namin ay yung mga endangered languages na dahil nga sa moderno nating kalagayan ngayon, unang-una lahat ng languages natin ay bombarded ng English at ng international languages. Kaya hindi man natin gusto, lahat tayo nag-aaral ng international languages. At dahil dun sa pangyayaring yon, ang tendency ng mga katutubo ay kalimutan yung kanilang sariling, hindi lang sariling language, kundi sariling kultura. Yun ang pinakamalungkot. Kaya napakarami natin ngayong mga languages
na kung hindi sasagipin, in 2 years, mamamatay. Mamamatay. Mm-hmm. Mm-hmm. Halimbawa, meron tayong Aita languages sa Bicol, na isang tao na lang ang nagsasalita. Oh. So, lahat ng mga kabataan ayaw lang magsalita ng wika nila. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung tao pa na yun, nahihiya, ayaw lang magsalita ng kanilang wika. Uh-huh. Kaya, marami po tayong endangered languages. Meron tayong ganun. Ana. So, meron kaming programa na inumpisan noong 2017 na ang tawag namin ay Bahay Wika. Ito yung aming paraan na intervention. Ang ginagawa namin, dalawang bagay. Una, sa pamamagitan ng Bahay Wika ay kumukuha kami ng mga bata na hindi pa nag-aaral at hindi pa rin nasa daycare center. Yung mga bata ngayon na yon ay ini-expose namin sa kanilang language para matutuhan nilang gamitin yung kanilang wika. At the same time, meron din kaugnay ng programa naman na yan, yung mga elders ay binibigyan ng lesson ng kapwa nila elders para mas maging yumaman yung kanilang kaalaman tungkol sa kanilang wika. Kasi nagkaroon kami ng survey. Halimbawa, nag-survey kami sa kanilang community. Kumuha kami ng pinakamatandang generation, yung kasalukuyang old generation, at saka yung mga bata. Pinagsulat lamang namin sila ng ano ba yung natatandaan ninyong mga halaman sa inyong paligid, sa inyong wika? Yung older generation, nakapaglista ng mga 50 na halaman. Yung kasalukuyang generation, nakasulat ng 20, naka-identify ng 20. Yung present generation, walang naisulat. Hindi na nila alam ang pangalan ng mga halaman sa kanilang lugar. Dahil ang alam na nilang tawag doon, Tagalog o kaya English. Nakita niyo yun? Yun ang, kaya talagang napaka-endangered na yung kanilang wika. So, yun ang isa naming programa. Bukod doon nga, sa taong ito, naiiba sa lahat ang aming tema. Tulad ng iyong binanggit, ang tema namin ngayon ay nag-emphasize ng halaga ng katutubong wika. So, wikang katutubo tungo sa pagkatha ng bansang Filipino. Ganun ang aming tema dahil gusto naming i-emphasize na gusto nating magkaroon na malaman ng lahat at mahalin ng lahat ang diversity ng ating culture. Pero, at the same time, gusto raming bigyan ng direction na yung pagmamahal natin sa lahat ng ating katutubong wika at katutubong kultura ay dapat tungo sa pagbuo ng isang bansang Filipino o kaya isang wikang Filipino. Hindi yung pahalagahan mo ang isang native culture para i-divide mo ang culture ng mga Filipino. Merong kasing ganong tendency. Nagiging masyadong regionalist, nagiging masyadong nativist, yung ating mga advocates. Kaya, nais namin ding sabihin na mamahalin nating lahat, pero upang lahat ay mag-contribute sa ating nationhood. Dahil kailangan talaga naman natin na matahi yung ating identity as a nation. At matatahi lamang yun sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga kulay ng ating mga katutubong kultura. Pero meron din pong nagsasabi na ang
na ang aking wikang pambansang Filipino ay isa sa endangered na rin dahil sa English. Oo po, magiging optional na po ang pag-aral okay. sa wikang Alam Filipino. Alam niyo, nakalagay sa ating constitution na ang trabaho ng gobyerno ay una palaganapin ang Filipino at siguruhin na ito ay gagamitin for official communication at saka medium ng ating educational system. Ang problema, marami tayong mga educators mismo at mga leaders na ang paniwala yung Filipino ay para lamang sa basic education. Ayaw na nila, parang sa kanila, ginagamit na ang Filipino, lingua franca na. Okay na. Pero kami, una gusto namin sundin yung Constitution. Ikalawa, talagang ang aming pinaka long range na direction ay magkaroon talaga ng capacity ang ating national language para maging magamit siya sa lahat ng uri ng discourses. Yun yung tinatawag na cultivation or intellectualization of a national language. Hindi siya makukultivate kung hanggang basic education lamang. Yes. Kailangan siyang gamitin sa tertiary level. Ang problema nga ngayon, dahil dun sa naging epekto ng CHED Memo Number 20 at saka sa naging decision ng Supreme Court recently, nagiging dahilan ito para yung mga colleges and universities, isara nila yung mga programs nila for Filipino. Kaya pagka talaga naging nationwide yung ganong policy, libo-libo nating mga profesor sa Filipino ang mawawala ng trabaho. At yun nga, papipigil yung aming ginagawa ngayon na kampanya na talagang maipagamit ang Filipino, hindi lamang sa pagtuturo ng wikang Filipino o kaya pagtuturo ng literature, kundi magamit sa pagtuturo ng lahat ng disiplina. At kaya naman. Marami na kaming test na nagawa. Marami na kaming seminars na kinausap namin yung mga professor, halimbawa nagtuturo ng math o nagtuturo ng sciences. At sabi nila, nagagawa nilang gamitin ang Filipino sa kanilang pagtuturo. Ngayon pa namang Agosto, buwan ng wikang pambansa. Oo, kaya napakahalaga. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa buwan ng wikang pambansa kasama ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, National Artist Virgilio Almario. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar sa Panitikan. Ipinagdiriwang ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Buwan ng Wikang Pambansa ngayong Agosto na may temang Wikang Katutubo tungo sa isang bansang Filipino. Bilang bahagi ng pagdiriwang, isasagawa ang Hasaan 7 Pambansang Komperensya sa pagsasalin mula August 5 hanggang August 7, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Thomas Aquinas Research Complex Auditorium ng University of Santo Tomas. Samantala, sa August 9, magkakaroon naman ng seminar sa Korespondensya Opisyal sa Kagawaran ng Agrikultura at August 10, sa Panrehiyong Seminar sa Pananaliksik sa Wika at Kultura, Pagpapahalaga at Pagpreserba sa mga katutubong wika bilang yaman ng bansang Filipino sa Jose Rizal Memorial State University. Para sa karagdagang detalye, mag-email komisyonsawika@gmail.com o bumisita sa Facebook page nito.
sa musika. Bilang pagdiriwang ng buwan ng wika, inihahandog ng Viva Voce Voice Lab ang isang gabi ng musikang Pilipino, August 17, alas 7 ng gabi sa Manila Pianos, Ronak Lifestyle Center, Magallanes. Tampok sa palabas na ito ang mga paboritong kundiman at kantang OPM na itatanghal ng mga piling mga awit. Para sa ticket, mag-message sa Facebook page ng Viva Voce Lab o kaya tumawag o mag-text kay Roxy Aldiosa 0927-245-5242. Sa pelikula, matapos magbukas nitong August 2, ipinapalabas na ang mga tampok na full-length at short films ngayong taon sa Cinemalaya Film Festival sa Cultural Center of the Philippines hanggang August 11. Mapapanood din ang mga ito sa mga piling lugar sa Metro Manila, Legazpi, Davao, Bacolod, Iloilo, Naga at Pampanga mula August 7 hanggang August 13. Ang mga kalahok na full-length films ay ang Ani ni Kim Zuniga at Sandro Del Rosario, Anak ti Karayan o Children of the River ni Maricel Carriaga, Belle Duller o A Beautiful Pain ni Georgie V. Alonso, Edward ni Thop Nazareno, Fuckboys ni Eduardo Roy Jr., Iska ni Theodore Boborol, John Denver Trending ni Arden Rod Condes, Malamaya o The Color of Ash ni Danica Santa Lucia at Lailani Chavez, Pandango sa Hukay ni Cheryl Rose Andes, at Tabon ni Sian Lim. Para sa kumpletong detalye, bumisita sa website na cinemalaya.org o kaya culturalcenter.gov.ph o kaya sa Facebook page ng Cinemalaya o ng CCP, maaari ring tumawag sa CCP Media Arts 832-1125 Local 1704 o sa CCP Box Office 832-3704. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art to art. Kasama pa rin natin ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, National Artist Virgilio Almario. Sir, ano po yung mga magaganap na inihanda ng komisyon para sa buwan na ito, sa buwan ng Agosto? Actually, meron akong listahan dito, kalendaryo, na inihanda namin. Uh-huh. At dito sa kalendaryong ito, makikita ninyo na araw-araw merong mangyayari sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas po? Oo. Uh-huh. Kasi meron kami ngayon tinatawag na Sentro ng Wika at Kultura sa mga state universities and colleges. At meron na kaming around 50 sentro na nakabudbud sa mga regions. So lahat ng sentro na yon, may sarili sila activity. Kaya ang ginawa na lang namin para hindi sabay-sabay, binigyan namin sila ng mga days para sa kanila. Ang tawag namin doon, mga tertulia. Tertuliang pangwika at pampanitikan. So, sa inyo, pwede nating sabihan ang ating mga viewers na kung nasa malapit sila sa isang state university na may sentro ng wika, ay alamin lamang nila kung ano ang activity na pwede nilang mapanood sa loob ng buwan ng Agosto. Ngunit ang bibigyan ko ng diin ay yung aming mga inihanda mismo sa KWF. Ang unang-una naming inihanda ay isang workshop para sa mga estudyante. Pumili kami ng mahusay na estudyante sa Ilocos Region at bibigyan namin sila ng workshop kung paanong sumulat ng tula at kwento using Ilocano. Kasi dito, ang layunin naman namin, yung mga kabataang nasa regions, ay gamitin nila yung kanilang wika. Kaya, yun. So, gusto namin yung mga Ilocano teenagers ay matuto gumamit ng kanilang wika sa kanilang pagsulat. Ang tawag namin dyan ay Kampong Derepdep. Yung Derepdep ay Ilocano word for imagination. So, yun ang unang mangyayari sa unang linggo ng
buwan na Agosto. Ang ikalawang mangyayari sa second week na malaki ay yung tinatawag na UST Hasaan. Ito naman, inihanda ng aming sentro ng salin. Meron kami ngayong tinatawag na sentro ng salin sa UST. Kuan ito, talagang isang parang department na sa loob ng UST. At sila ngayon ay mga ngasiwa ng isang National Conference on Translation. At yung, ito yung UST Hasaan. Nagagawin sa August 5 hanggang August 6, ay August 8. So, ginaganya ko ang lahat ng mga kabataan at mga teacher na interesado sa pagsasalin na dumalo dito sa National Conference ng UST on Translation. Ang ikatlo, at siyempre ito yung sa amin talaga, ay yung aming National Congress. So may National Congress kami para sa katutubong wika. At gagawin namin ito sa Bacolod. Itinyempo pa namin na ang pagkukongreso ay mismong sa araw ni Quezon. Ordinarily, sa araw ni Quezon, yung August 19, dito kami nandito sa Quezon City para pagdiwang ang kaarawan ni Quezon kasi siya ang tinatawag nating ama ng national language. Pero ngayon, doon namin ipagdiriwang ang araw ni Quezon sa Bacolod. At alam ba niyo kung bakit? Bakit po? Kasi sa aming pagsasaliksik, nakita namin na isa sa mga huling dinalaw ni Quezon na lugar bago siya, bago magkagyera, ay Bacolod. Bacolod. At doon sa plaza ng Bacolod, nagtanim siya ng punong kahoy. Yung punong kahoy ngayon na yon, malaki na. Kaya yung opening ng aming Congress, kasama ang mga LGUs ng Bacolod at Negros, ay gagawin doon sa plaza kung saan naroon yung punong kahoy ni Quezon. Ah, oh, galing yun. Naman. So, yun ang aming naiba yung pagdiriwang sa araw ni Quezon. At yun ang pagbubukas din na aming kongreso para sa mga katutubing wika. So, sa loob ng tatlong araw, itong aming kongreso ay may mga lectures tungkol sa iba't ibang aspekto ng tinatawag nating folk literatures. Kasi doon ginagamit yung katutubong wika eh. So, meron magle-lecture tungkol sa tinatawag nating folk epics, epikong bayan. Alam mo ba na napakayaman sa epikong bayan ng Pilipinas? In fact, I think isa tayo sa pinakamayaman sa buong mundo. Nakita nyo ang American, walang epic eh. Ang Europe, ang talagang legitimate epic lang nila yung kay Homer na Iliad at Odyssey. Tapos pa yung kay Virgil na Aeneid. Yung ibang bansa sa Europe nga, walang epic. Nakiki-epic lang sila. Pero tayo, noong minsan, merong report, yung isa nating ethnolinguist expert, ang sabi niya, meron na tayong recorded na 50 epics. 50. Wow. Hindi pa lahat yun, ha? Yung pa lang yung recorded in the 1990s. Ngayon, may sumusulpot pang mga bagong discoveries na mga folk epics sa ating mga ethnolinguistic groups. So, biro mo 50. Yung India, may Mahabharata lang at Ramayana. Meron tayong epic na hindi nakasulat, di ba? Na oral tradition. Yun nga yun. Kaya folk epics. Okay. Lahat sila. Pero recorded. So ngayon, ay meron magre-report doon. Kasi, yun ang problema.
may kayamanan tayong ganyan, dapat pagmalaki natin ang ating kayamanan, intangible cultural heritage. Mm-hmm. Pero yung mismo mga teacher natin, hindi nila alam hindi itong alam. Mga folk epics na ito. Pag tinanong mo sila, ilan ba ang alam niyo ng folk epics? Sasabihin lang nila, Biyag Nilamang. O kaya Hudhud. So, siguro makalima, matutuwa ka na. Pero 50 yung ating dapat na meron tayong 50. Alamin. Oh, wow. Oh. Okay. Kaya ganun kayaman tayo sa folk epics. Pero sa labas po ng buwan ng Agosto, meron po bang mga aktibidad ang komisyon ng wikang Pilipino? Ay, marami. Oh, meron kami kasing meron po. Talagang continuing seminars. Okay. Mm-hmm. Una, seminar on orthography na iniikot namin sa lahat ng regions dahil nga kailangan magkaroon ng retraining yung ating mga teachers dahil luma na yung kanila itinuturo. Meron nga mga teachers sa Borneo, nung magpunta yung aming trainer sa Borneo, sa Brunei pala, nagulat pa sila na 28 na yung letters ng ating alphabet. Ang alam lang nila, 20. Ganun kabagal ang communication pa natin. Ano? So, kailangan i-retrain sila. At kung paano gamitin yung bagong mga letters. And then, we have also a reorientation on literature seminar. Yun ay talagang kailangan dahil maraming mga bago ring impormasyon tungkol sa literatures of the Philippines wala sa textbook. Kaya kailangan din na yung ating mga teacher mismo matutuhan nila yung mga bagong information na yun tungkol sa ating literatures. Hindi yung katulad ngayon na pag sinabi mong literature, English or Filipino lang ang tinuturo. Kailangan ituro kasi yung lahat ng wika natin na may literatures. Kahit yung oral literature ay dapat ituro na bahagi ng ating literatures. Sir Rio, bago po tayo mawalan ng panahon, kung paano po makukontakt ang komisyon? Well, para sa mga seminars, sa mga lahat ng tagapakinig natin na interesado po. Well, meron kaming website. Meron po kayong website. So, dapat silang pumunta lang sa aming website para makuha nila yung lahat ng information. Yung aming poster neto ay kinakalat namin. Ang wikang katutubo-tungo sa isang bansang Pilipino. Okay. Yan ay sisimula bukas, ay kakalat yan sa lahat ng eskwelahan. At ito rin kalendaryo neto ay ibibigay namin sa press para mapalaganap yung information. At sana po, maimbita po namin kayo muli dito sa Art to Art para sa marami pa pong issue na kailangan nating pag-usapan. Ako, salamat po. Maraming salamat, patawagin lang niyo si Susan. At nadalawa ko. marami po talaga kaming natututunan kapag kayo po ang aming guest dito sa Art Art. Maraming salamat. Salamat po. Sana po ay magkaroon din tayo ng maraming proyekto together. Sige nga. Pag-isipan natin yan. Sige nga. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.